topic natin ngayong araw ay how to write effective research introduction. Okay? Under the subject, criminological research. Pang-apat na video presentation na natin ito. Yung mga naunang video presentation, kung hindi nyo pa napapanood, ilalagay na lang natin sa description box yung kanilang mga links. Okay, so once again, our topic for today is how to write effective research introduction. Okay, so this is a sample of the phase of a research introduction. Ang unang makikita ng ating mga panel when you are going to defend, or ang unang makikita ng mga readers sa mga study ninyo ay itong introduction. Okay? Chapter 1, ang title ng chapter 1 is the problem, at ang unang part ng chapter 1 ay introduction. Okay? So dapat ang format ng ating gagawing research be particular sa margin. Ang margin nito ay 1 inch, 1.5 inch naman sa kabila, then double spacing. At ang gagamitin nating front ay aerial ang front na gagamitin natin. Okay, dati kasi corner nyo yung ginagamit ng ating mga estudyante, pero hindi masyadong mabasa kasi maliliit yung text, kaya aerial na lang ang front bang tawag natin doon ang gagamitin natin. Okay, so sa chapter 1, capital letter ang title nito, the problem. Then first part of chapter 1 is the introduction. So ito yung unang makikita ng ating mga readers or yung mga panel members kung tayo ay magdi-depend ng ating research. Okay? So ano ba itong research introduction na sinasabi natin? The introduction to a research paper is where you set up your topic and approach to the reader. Okay? So yung research introduction natin, usually ito umaabot ng 6 to 7 pages eh. Okay, yung mga previous researchers natin nagkakaroon ng minimum of 5 to 7 pages. So medyo mahaba rin itong introduction. Okay. So this part of your research, set up your topic and your approach for your readers. It has several keys and goals. Ano bang purpose? Bakit may introduction ang isang research paper? Una, it present your topic. Okay. So, I know that all of you had already typed. Kung wala pa kayong title, may kayo dito yung office and takitaan tayo, ilipas tayo dati title yan. Because you cannot make your introduction kung wala pa kayong title. Okay? Basis kasi sa title nyo, nandito yung topic. Okay? Halimbawa, yung title is all about the effectiveness of crime prevention program in the municipality of Blanc, for example. Okay, so yung topic ninyo dyan is all about crime prevention. Okay. So mahalaga na may title na kayo para magawa nyo yung introduction. Meron pa ba sa inyo ang walang title? Anong grupo yun? Please write in the comment icon para makita natin. Okay. Para mabigyan natin ng pansin yung concern ninyo about your title. At para matulungan na rin kayo kung ano yung magandang title para sa inyo. Okay, so after that, pwede na nating banatan yung introduction. Okay, so ito yung first activity that you will going to submit for this grading period, midterm coverage. Okay, kailangan mag-submit kayo ng introduction. Okay, of course, yung title page given na yan. Okay,
title page, then introduction. Ilagay ninyo yan sa white folder. Okay, short band paper ang gagamitin natin. So you have to submit that anytime. Basta hindi lalampas ng semifinal. Okay? So mag-submit tayo ng introduction, leader. I know that you are active for your members. Okay? You represent your groups. So the leader should do the work with the help of your members. Ang dami ninyo, anim, kaya lima. So possibly naman na hindi nyo magawa yung introduction. Ayan. Anyway, may mga sample of introduction naman tayo na pwede nyong basahin para magkaroon kayo ng idea. Okay? So that is the purpose kung bakit may introduction. It present your topic. Pangalawa, your readers will going to be enticed. Okay? You get the attention of your reader by mere reading of your introduction. So sa introduction pa lang, interesting na. Kaya nakukuha natin yung interest ng ating reader na basahin ang inyong mga research work until to the last page. Kaya dapat yung introduction natin kaya-aya sa ating mga readers, lalong-lalong na sa panel. Okay? Kasi dito sa introduction, siya ang magdidikta kung yung mga readers natin ay pagpapatuloy pa ba nilang babasahin ang research work ninyo o hindi. Okay? So anong simple ng ating research work kung hindi naman babasahin ng ating mga beneficiaries? Okay? Kung hindi naman babasahin ng ibang tao, di hindi rin nakatulong kasi ang research is a way to find solution to a problem. Okay? Kaya nga, your first thing to do is to think about the problem. Then based on the problem, you will make your title. And based on your title, you have to present your topic in the introduction. Okay, so ano pang purpose ng introduction? Provide background or summarize about the existing research concerning your topic. Okay, background. So kailangan mag-research din kayo sa mga existing studies na all depende sa topic mo. Halimbawa, drugs. Okay? You get the maybe sa newspaper, sa ibang libro, o kaya sa TV program on what is the existing drug problem nowadays sa bansa natin. Okay? Kung may makuha kayo sa ibang bansa, okay lang yan. Okay? So, mula sa ibang bansa, patungo sa ating bansa hanggang sa ating lugar. Ano ba yung existing situation about your topic? Okay? Ano ba existing situation about the problem, which is the subject of your study? Okay? Magbigay kayo ng knowledge sa ating mga readers kung ano ba yung mga nangyayari na sa kasalukuyan. Okay? Halimbawa, sa drugs. Okay? Ilan ang nahuhuling drug user o ilan ang amount of drugs na nako-confiscate everyday. Okay? Sa pagdating naman sa crime, ano yung mga palaging krimen na nangyayari sa ating lugar? Ano yung palaging dahilan kung bakit nagkakaroon ito ng krimen? Okay, so give your readers background knowledge about this. Okay, that is one of the reason kung bakit mayroon tayong research introduction. Kaya umaabot yan ng 5 to 7 pages. Ano pa? It position your own approach. Number 4, detail your specific research problem. So dito nyo tatalakayin yung mga intended research problem ng inyong study. Okay? I-detail ninyo dito sa ating introduction. Number 5, give an overview of the paper's structure. Okay, overview. Okay, so mayroon tayong mga steps para magapanan natin ang limang nabanggit na ito. Okay? So alamin natin kung paano natin
gagawin ang ating research introduction. Okay, una dapat introduce your topic. Okay, the first job of the introduction is to tell the reader what your topic is and why it's interesting or important. This is generally accomplished with a strong opening hook. Parang kumbaga sa isda, binibingwit mo na yung mga readers mo sa pamamagitan pa lang ng inyong mga introduction. Kaya dapat yung introduction ninyo ay interesting at saka mahalaga. Kaya interesting or it is important to present about your topic. Okay, so dapat sa introduction ninyo, ini-introduce mo na dito yung topic ninyo. Kung halimbawa about drugs, do you talk all about drugs? You entice your readers about drugs. Sabihin mo sa mga readers mo na talagang grabe ang drugs, nakakasira ito sa health at lalong-lalo na sa future ng mga kabataan. Yan. So interesting topic yan. Gusto ng mga readers nyo na malaman about the problems on drugs. Baka kasi hindi pa sila aware na laganap ang drugs sa isang community. Okay, na ito pala ay pwedeng ikasira ng kanilang mga anak o kaya ikasira ito ng future ng mga estudyante. So dapat you have to discuss all about your topic in your introduction. Okay? Isang halimbawa ito is, the hook is a striking opening sentence that clearly conveys the relevance of your topic. Think of an interesting fact or statistic. So mag-isip kayo ng mga interesting facts o pangyayari regarding your topic or statistics. Halimbawa, drugs. Ano ba yung statistics ngayon about drugs? Ilan ba ang sumusurrender na drug dependence? Okay. Ano ba yung existing buhay nila ngayon kumpara sa buhay ng mga tao hindi gumagamit ng drugs? Okay. Ilan na ba ang namatay about drugs? So that is statistics. Ilan na ba ang nahuhuling drug pusher? Ilan na ba ang nagbabiolate ng anti-drugs law natin? Okay. So statistics. Kumbaga sa krimen, ilan na ba ang biktima ng krimen from the year 2001 to 2002. Ganyan. Okay? Magbigay kayo ng statistic. That is an opening hook. Kasi kapag nabasa ng readers nyo, naku, grabe na palang ganitong krimen sa lugar na ito. Halimbawa, dito sa Banggit. Okay? Ang alam ng ibang readers, ibang mga kababayan natin, ay existing pa rin ang krimen dito sa bayan natin, pero base sa statistic na prinisen mo, nagulat sila, ako wala na palang crime na nangyayari dito. Okay, kasi previously araw-araw merong nangyayaring krimen, pero nagbigay ka ngayon ng statistics for almost one nangyayaring krimen yan. So magkakaroon sila ng interest na basahin yung study mo. Bakit? Ano bang ginawa ng local government? Paano nila na-address ang krimen na ito? Yan. Okay? A strong statement, a question, or a brief anecdote that will get the reader wondering about your topic. So, magbigay kayo ng paunang sentence ninyo, dapat strong na kagad, interesting na kagad. Okay? Para ba kayong gumagawa dito ng title sa inyong mga blog? Para panoorin ito ng inyong mga subscriber, kailangan yung title interesting. Okay? Title pa lang, parang nahihiwagaan na yung ating mga readers. Okay? So dapat ganon. Sa ating introduction, sa first statement, kailangan should be strong and convincing. Okay? Interesting. Dito talaga yung hinahanap ng ating mga readers kung minsan eh. Dapat yung topic natin interesting. Okay. That is all about the first step. Introduce your topic. Okay.
you are going to hook your reader on the opening sentence that clearly conveys the relevancy of your topic. So sa opening sentence pa lang dapat interesting na para basahin ito ng inyong mga readers. So leaders, pay attention. Dapat sa opening sentence pa lang ma-entice na natin yung ating mga readers para basahin yung inyong mga research output. Okay, lalong-lalo na yung mga panel natin, kailangan sa opening statement pa lang magkaroon na sila ng idea kung ano yung topic nyo. At talagang interesting itong basahin. So maghanap kayo ng mga words or statement, a question or a brief anecdote that will get your reader wondering about your topic. Okay? A statement, a question, or a brief anecdote. Ito yung ating pagiging opening sentence sa ating introduction. Okay, so that is the first part. Meron tayong isang example dito na opening sentence. The rise of social media has been accompanied by a sharp increase in the prevalence of crime issues among women. Okay, so interesting yan. Okay, bakit kaya nagkakaroon ng increase with respect to a crime involving our women? Okay, dahil sa social media. Totoo ba ito? Yan. Totoo ba ito na nagkakaroon ng pagtaas ng bilang ng krimen sa mga kababaihan dahil sa social media? Okay. Posible nga. Kasi mahilig yung ating mga kababaihan sa pakikipag-meet sa kanilang mga friends through social media na hindi naman nila kakilala. Okay? At sila usually ang nagiging biktima ng krimen. Okay, so using the social media. That is, for example, that will be an interesting for your readers, lalo na kung yung reader mo ay babae. So mabibigyan siya ngayon ng idea kung paano siya makakaiwas nito. Okay? So that is for the first step. Okay, remember class, introduce your topic. Make your first statement or opening sentence interesting sa pamamagitan ng isang statement, question, or an anecdote. Okay? Yung ginawa nating example kanina dito is an example of an statement. Step 2, describe the background. Okay, punta na tayo sa step 2. This part of the introduction differs depending on what approach your paper is taking. In a more argumentative paper, you explore some general background here. In a more empirical paper, this is the place to review previous research and establish how your pitch or how your research fits in. So, magbigay kayo ng background studies concerning about your topic. Okay. Meron kasi tayong some recent study shows that parang ganun yung opening statement niya. Okay? Ibibigay mo dito sa introduction ngayon pagkatapos mo yung step 1, okay, nahintays mo na yung readers mo sa step 2, magbibigay ka naman ng recent comparative study regarding your topic. Or kung hindi naman study, regarding the statement of the president, statement of the senate, mga, for example, or yung statement ng mga kilalang tao as a basis in going into your topic. Okay. According to President Rodrigo Duterte, this, yan, that is example. Okay. So, according to the news report aired last, yun, parang ganun. So, magbigay ka ng background, general background about your research paper, related to your research paper. Okay? Research background or related studies concerning your topic. So, sa introduction mo ito, pabanata. Okay? So, sa
content ng introduction mo yan. It is a background about your study. Step 3, establish your research problem. Okay? The next step is to clarify how your own research fit in and what problem it addresses. Okay, so dito sa introduction, you have to clarify your intended research problem. Ano ba yung mga gusto mong ma-establish sa research mo? Okay? Ano ba yung gusto mong ipabatid sa iyong mga readers base sa research problem ayon sa topic mo? Okay? What research gap is your work intended to fill? Okay? Sabi nga natin kanina sa step 2, magbigay ka ng research background. Okay? Ano naman ang kulang sa research na yan? At ito ang gusto mong bigyan ng paliwanag. Okay? The gap between the research previously conducted and your research that you will going to conduct. Ano yung wala sa naunang research na meron sa research mo. Tatalakayin mo yan. Okay? Dito sa inyong introduction. Pero hindi naman in details. Kasi introduction pa naman yan eh. Magbigay ka lang ng idea sa readers mo what you intended to fill with respect to the gap in the problem previously conducted and the problem now that you will going to study. Number 2, limitation in previous work, does it addresses? Ano yung mga natapos na na-study nila na hindi nila natalakay? At ito ang yung gustong talakayin. Okay? May nag-conduct na ng study before sa iyong topic, pero nalaman mo may mga bagay na hindi niya tinalakay. At dito sa introduction mo, dito mo sasabihin. Okay? Ano yung mga bagay na gusto mong i-address na hindi pa ito natatalakay sa mga naunang research. Okay? Number 3, contribution to knowledge does it make. So papasok na dito yung objectives mo. Sa introduction, ilagay mo na rin doon. Okay? Ano ba yung maitutulong ng research work mo sa iyo bilang estudyante o kaya sa community o kaya sa gobyerno na na pwedeng makapagbigay solusyon sa problema. Okay, so pwede mo nang talakayin doon yung mga purpose of your study, objectives of your study. Kasi kapag magde-depend kayo, what is your objective in conducting this study? Okay? So sabihin mo yung objective mo. Can we find your objective? Yes, sir. It is in the introduction. What page? Yeah. So dapat kung ano yung sasabihin mong objective sa mga panel, nakasulat yan sa papel mo. Huwag kang mag-iimbento ng objective na hindi naman nakasulat sa paper mo. Chances are baka they will going to scratch your proposal and they let you make the necessary correction before you will going to depend. Okay? Since wala naman dito sa research yung mga pinagsasabi mo, mas mainam na gawin mo muna, then balik kayo later on. Alam nyo, mas mahirap kasi yung bumalik eh. Okay? Mas maganda na matapos yung proposal ninyo kahit mababa yung grades kaysa pabalikin pa kayo. Kasi chances sa kapag pinabalik kayo, say balik na lang kayo, next week, parang sinasabi hindi kayo pumasa sa proposal. Okay, nahihiya lang yung panel natin na sabihin, bagsak kayo, no? Ang good exit dyan is balik na lang kayo. So parang sinasabi rin nila na you fail in the proposal defense. Okay? Napakasama naman para sabihin niya, bagsak kayo. Alis na. No. Mas magandang sabihin, bumalik na lang kayo next week kasi hindi kayo prepare yan. Okay? So dapat maging aware tayo sa ating mga sinasabi na may mga bagay na gusto nilang tanungin, dapat ang sagot nyo nasa papel ninyo. At usually,
Nakikita natin yan sa introduction. Okay? What is your purpose? What is your objective? Why did you conduct this study? Dapat base sa significance nito. Significance of your study. Nasa introduction na yan. Number four, you can make the connection between your problem and the existing research using phrases like the following. Okay? Wala, hindi ko na isulat yung following. Okay. So, you can make the connection. Ano ba ang relationship ng mga present mong previous studies sa kasalukuyan mong study? Dapat talakayin mo rin yan sa iyong introduction. So, ito yung apat na guide natin para masagot natin itong number three. Regarding the establishment of your research problem. So, to establish your research problem, mayroon tayong apat na guide. Okay? Step 4, specify your objectives. Okay? Now, you'll get into the specific of what you intended to find out or express in your research paper. Okay? So, yung objectives ninyo, usually, lumalabas ito sa yung statement of the problem. Tatalakayin natin yan sa susunod nating pagkakataon. Okay? So, yung objective mo about your study will be anchored to your specific research problem. Okay? So, in the meantime, hindi muna natin i-discuss to kasi naka-anchor ito sa ating statement of the problem that we will going to discuss next meeting. Number 5, the last step, map out your paper. The final part of the introduction is often dedicated to the brief overview of the research rest of the paper. Okay? So, i-map out mo na yung kabuuan ng iyong study. Okay? Ganon din yung area of your study, yung limitation niya. Okay? So, you have to discuss about the existing condition of your your existing condition on the place that you will going to where you will going to conduct your study, I should say. Okay? So, halimbawa, sa Manabo, so, tell me something about the municipality of Manabo. Sulat mo sa introduction mo para magkaroon naman sila ng idea kung ano ba ang meron sa lugar na yan, kung bakit yan ang study mo. Sa attachment, i-attach mo pa doon yung mapa ng Manabo. Okay? So, tell something. Ilan bang population yan? Okay? Ilang taon na yan? Lugar na yan? Ilan bang population dyan? Saan ba ito makikita? Ilang minutes ba drive from the main town to the main town, which is Banguet, to the place Manabo. So, i-discuss mo yan. Gaano ba kalawak yung land area niya? Income niya kung sakali. Halimbawa, yan, pwede mo pang i-map out yan sa iyong research paper. So, last part na ito. Sa huling discussion na sa iyong introduction, ibibigay mo na yung background view regarding the place. Okay? Mahalaga din yan. Okay? Lalong-lalo na halimbawa sa proposal defense, baka tanungin ng panel natin, saan ba makikita yung Manabo? Saan ba makikita yung San Juan? Okay. Sir, 15 kilometers away from the town proper of Banguet, for example. Okay. Ilan bang population ng Manabo? 100,000, sir. Are you sure? Yes, sir. It is in our introduction. Page 6. Okay. Paragraph number 5. Yan. Titignan nila yan. Nandun. Okay. Very good. Okay. So, ganun. Baka kasi magtanong yung panel natin sa bagay na nandun sa lugar na yon, kaya unahan nyo na, ilagay nyo na sa introduction yung mga posibleng itanong nila regarding sa place na yan. Okay? So, good luck sa pagsusulat ng inyong introduction. Kung hindi pa ito malinaw, punta lang kayo sa office and I will give you some example of the complete introduction. Okay? May mga research work na
kinuha kayo, kinuha ninyo, yung tingnan nyo yung introduction kung paano nila ito ginawa. Then, base sa introduction na kanilang ginawa, make your own. Okay? That is your first activity. You have to submit that. Siguro, tapusin na lang natin tong taon na. Next year na lang. Ano? Okay. Gusto nyo ba next year na o next week? Anong gusto nyo? Kailan tayo magsasubmit ng introduction? Leader, deadline, Monday? Okay lang? O next year? Tingnan nyo natin yung anong, kung ano yung kwan, sentimiento ng karamihan. Sir, Monday na lang. Ah. Mas, tingnan natin kung may magsi-second emotion. O, tatlo na sila, Monday. O, sige. Oh, may dalawang next year. Next year. Oh, tatlo na. Oh, tabla. Tabla. Next year. Next year. Next year. Madadumati next year. Monday, Monday. Madin sabat. Dato yung patayo. Magpapalang nagiging Monday. Ah. Madin sa dato yung monitor tayo. Kaya kung makita lagi yung Monday at ayun, next year mo lagi ito makikita ko. Next year. Leaders ba ang mga sumasagot na ito? Leaders ba ang mga ito? Baka naman miyembro ito. Oh. Leaders. Wala pa akong nakita ang leaders. Absent si Perez. Absent si Layugan. Wala si Testado. Wala si Tayan. Sino pa ba yung mga leaders? Si Milyare, wala rin. Mga miyembro yata ang mga sumasagot dito ah. Sino bang leaders dito? Tihanap lang ako ng isang leader. Si Beronia, leader ba si Beronia? Aliwaya. Okay, so obviously... Okay, sir, present, sabi ni Perez. Di ka kasi nag-message eh. Ang gusto niya, Monday. Monday. Monday ba yan? Type mo? Kasi mabilis eh. Biglang tumaas, hindi ko na nakita. Ano ba, anong bet mo? Next year or Monday? Kasi hindi ko na nabasa, daming message eh. Ayan, si Villesa. Sir, kay Villesa, anong say mo? Monday na lang or next year na lang. Hindi ko nakita yung sinabi ni Perez eh. Next year ko malaingin. Ah, sabi ni Glenn Emiterio. Leader si Glenn, di ba? Okay, so we decided talaga majority of you wanted to make and submit the introduction on next year. Okay, so Happy New Year. So next year na lang yung introduction. Ini-expect natin yan. Okay, leaders, kung wala kayong idea kung paano gawin yan, visit in the office and I will give you sample copy of how to make your introduction. Okay, so by next year, submit your introduction, babanatan natin yung statement of problem, bago mag-end ang semester, magde-depend na tayo. Okay? Bawal pa naman ang quiz to quiz, kaya mas maganda na mag-depend na para may rason na eh, wala namang quiz to quiz, bawal naman, di magde-depend na lang tayo online kasi hindi naman nila pwedeng dito kayo mag-depend sa loob ng classroom, eh, wala pa namang quiz to quiz eh. Pwede tayong magbigay ng rason. So online na lang kasi pag online mas madaling mag-depend kasi may mga nag-tutor sa likod ninyo. Okay, so next year na lang. Okay, so see you next year regarding this subject. Okay, so sa susunod na meeting natin, ibang subject naman ang ating tatalakay. Okay, so maraming salamat sa pag-login. Do not forget to sign your attendance dito sa ating description box mamaya. And have a nice day, everyone. See you again next meeting.